nyo lang po kasi sinabi po ni SP na gusto raw po ng Pangulo na masabay sana sa 2025 elections yung plebiscite. Nagpagawa po kasi ang inyong lingkod ng isang study sa aming law department as early as 2 weeks ago at last week po ay binigay sa atin yung study para sa consideration ng Commission and Bank at finoward ko na po sa Commission and Bank. Ang sinasabi po ng study ng aming law department ay pwedeng pagsabayin ang dalawang ang national and local elections kasama ang plebisito sapagkat wala naman daw provision ng batas na nagsasabing bawal. At the same time, yung sinaset na decision po ng Oksena versus COMELEC ay hindi naman daw specific na nailagay talaga na bawal pagsabayan. Basta laba, dapat magkaroon ng massive information dissemination para lang alam ng mga mamamayan kung ano yung binoboto nila at ano ang implikasyon, lalong-lalo na yung katanungan doon sa plebisito. At the same time po, ay nagpagawa tayo ng sample ballot sa ating pong ITD na kung saan yung sample ballot ay naglalaman ng possible na mga tanong, halimbawa para sa isang plebisito. Ito po ay nasa mismong harapan ng balota, wala po sa likod, bago ang listahan ng mga kandidato para sa senador. Kung sakasakali po, medyo hahaba lang po ng konti ang ating pong balota, subalit ito po ay wala magiging karagdagan sa ating pong gastos, wala pong karagdagan sa mga supplies at iba pang gamit. At the same time, handa rin po at may kakayanan yung ating mga makina upang basahin kung sakaling yes or no. Ang amin po lamang hihingin na kung sakali pong karagdagan ay yung man lang mabigyan ng dagdag na allowance ang ating mga guro na maglilingkod ng may dagdag na oras sa araw ng eleksyon. Mm-hmm. Sir, yung saan na napag-aralan nyo na, no? Ibig sabihin, yung ballot, kasi yung sample ballot makikita, pwede po ba namin makita yun? Ay, opo, pagkaano ipoproduce natin yung sample ballot na ginawa natin, although yung mga pangalan na nandun, yung mga sample din, yung mga pangalan, pero lang makita po ninyo na kasya at kaya yung mismong katanungan. Depende po kasi yan kung ilan ang katanungan doon sa plebisito. Halimbawa kung yan ay isa, so medyo kayang-kaya lalo dahil yes or no pagkatapos ng tanong at yung provision ng saligang batas na binabago. Depende po kung yan ay isa, dalawa o sabi mga aring mga tatlo. So in which case po hahaba po ng konti yung ating balota. Pero sa unahan niyo po siya balak ilagay? Sa unahan po dapat yun, sapagkat yung po ay priority, sapagkat kung sakasakali ang proposal na yan ay ang pagbabago ng provision ng saligang batas natin. Hindi pa pwedeng ilagay sa kahulihan po o sa likod ng balota. May kinalaman po ba yung sinabi niyo na parang ayaw niyo malito sana yung mga tao? Yung po, ako po kasi personally, ang ating position personally lang, at bago ko natin nabasa yung study ng aming law department, ay sa akin kasi hanggat maaari, maganda talaga na magkahiwalay ang national local elections at ang plebisito upang mas mapaliwanag sa mamamayan kung ano yung binabago, anong implikasyon. At the same time, makapag-focus naman separately para sa kung sino ang dapat ihalal at ilagay po sa isang pwesto dito sa ating bansa. But then, at the same time, again, I would readily agree naman talaga na walang provision na nagbabawal na pagsamahin. Ginawa naman po yan ng COMELEC na rin before sa isang local na plebisito, katulad halimbawa nitong nangyari ang plebisito sa San Jose del Monte, Bulacan, na naisabay po sa barangay and SK elections noong October 2023 na election po.